Magandang buhay po mga kaibigan. Ito po si Sir Ben Mendoza. Meron lang po akong babasahin hinggil po sa nilalaman ng ating Biblia. Ang turo tungkol sa panalangin. Buksan po ninyo ang inyong Biblia sa Mateo 5 hanggang 6. Versikulo 5 hanggang 14. Makikita po ninyo doon at mababasa po ninyo ang turo sa panalangin. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panukalang daan upang makita ng mga tao. Yan. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit, kapag na mananalangin ka at pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang iyong pinto, saka kang manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita. At gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Yan na. Napaka ano mga kaibigan, na kailangan talagang manalangin ka ng taimtim. Hindi mo dapat na ipakita sa tao na ikaw ay nananalangin doon. Sumasamba sa mga kahoy na kung ano-ano para makita ng tao na ikaw ay isang banal. Maituloy ko kaibigan, sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit na napakaraming salita gaya ng ginawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan ni sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tularan sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa man ninyo hingin sa Kanya. Ang pagkaliwaliwanag ng laman ng banal na aklat. Alam na ng Diyos ang hinihinig mo kahit hindi ka manalangin. Sa sobrang dami ng sinasabi mo sa mahal na Panginoon, ganito ang dapat na panalangin. At alam na alam natin to. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ng pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa at tulad ng nasa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, kapurihan at magpakailanman. Amen. Ito lamang po. Buong-buo na po ang ating panalangin sa Kanya, sa mahal na Ama, sa ating Lord. Sapagkat, may karagdagan pa, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit, kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Amang nasa langit. Ang pagkaliwaliwanag po ng laman ng ating banal na aklat. So, ibig sabihin, kung hindi ka marunong magpatawad sa iyong kapwa, anuman ang kasalanan mong ginagawa sa buhay mo, hinding-hindi ka patatawarin ng ating Amang nasa langit. Ganun lamang po ang nilalaman nito. At yung pagsamba ninyo na pakitang tao lamang sa mga tao ay hindi rin po kayo magiging matuwid sa mata ng Panginoon, sapagkat hindi ninyo isinasapuso, hindi ninyo isinasagawa, hindi kayo nagsisisi, nandoon yung inyong pag-iimbot sa kapwa, inggit.
kailangan po natin magpatawad. Alisin natin yung ating galit sa puso. Ha? Alisin po natin. Ha? Hindi po ako pastor, hindi po ako pari. Pero nagbabasa po ako ng Biblia. Pinagsisisihan ko lahat mga ginagawa ko sa buhay, mga kasalanan ko. Ganun lamang po kasimple. Pumapasok ako sa silid upang ako'y magdasal. Yun po ang aking sinusundan, ang nilalaman ng Bible. Bakit pa ako pupunta sa sambaroon kung hindi ko naman naalisin ang kasalanan ko sa aking buhay? Praise God, hallelujah. Salamat po, mahal Panginoon, sa pagbibigay niyo sa amin ng banal na kaligtasan sa araw-araw, sa aming paggising, sa aming pagtulog. Ligtas kami, sama-sama kaming pamilya, buo, mga pamilya namin sa Pilipinas, ligtas, mga kaibigan namin, mga taong naniniwala sa amin, mga taong nagpupursiging kumita. Ingatan niyo po kami sa ngalan po ninyo. Amen. Magandang umaga po. Have a nice weekend sa lahat. Thank you.